So this time, I'm just gonna be answering yung mga random questions from friends, followers. Lights off or lights on? Huh? Sex or chocolate? Spit or swallow? Saan ba to? Ano mong pinag-usapan natin? Napakabig naman. Wala, spit or swallow. Sabagot ko lang. I-describe nyo po yung level ng pagmamahal nyo kay Sir William ngayon at this point. Ngayon? Welcome back to my channel! Sarap sabihin na welcome back to my channel. This is it. This is legit. Meron akong segment and I'm so excited about this because ito ang tinatawag kong Payo ni Yayo. Sasagutin ko lang yung questions na ibabato nyo sa akin to the best of my knowledge and ibibase ko lang siya sa aking mga personal experiences at ibibase ko rin siya sa mga sarili kong pananaw dahil ako yung tinanong nyo, ako yung sasagot. Diba? Ganun lang kasimple yun. So this time, I'm just gonna be answering yung mga random questions from friends, followers, yung mga taong nag-effort talaga na magpadala ng questions habang ginagawa natin itong segment na to at itong vlog ko. Marami kayong matututunan sa akin kasi ako, sabihin ko sa inyo yung totoo. Kung hindi ito nasasabi sa inyo na ibang tao or hindi nyo ito naririnig sa ibang tao or sa pamilya nyo or sa whatever, sana naman may ma-impart ako sa inyong knowledge or wisdom man lang tungkol sa buhay kasi importante yun. Ayun, sige. So, eto na! Let's begin! OC akong tao, okay? OC akong tao. But, mind you, guys, medyo nag-mellow na ako. Kasi dati, sobrang OC ko. As in, literally, lahat kailangan pantay-pantay. Parang ni ruler. Yung mga damit na tiniklop ko, dapat naka-ruler. Ayoko ng magulo. Okay? Dati, kahit na minsan may kausap ako ng ibang tao, tapos po nakita kong mayroong isang botones na hindi na maayos yung kwelo, kahit di ko kilala, minsan ginagalaw ko. Parang, excuse me, yung gano'n. May gano'n ako. Basta, organized akong tao. No, hate na hate ko, yung minsan lang ako tatawag kasi hindi ka pa sasagutin. So pagka sumagot sila, alam ko na agad, itapon nyo na yung mga telepono nyo, di ba? Nagtelepono pa kayo. Number one yun eh, once I step out of the house, kailangan alam nyo kung nasan ako. Para kung may mangyari sa akin, alam nyo kung nasan ako. So at least alam ko rin na iniwan ko kayo, safe kayo. So yun, hate na hate ko yun. Tsaka guys, ayoko rin yung tinatawagan ako basta-basta. Kung gusto mo makausap, mag-text ka. Sabihin mo, ay, can I call you? Or may I call you? Or pwede kita tawagan, sis? Pwede kita tawagan? Ganon. Kasi di ba hello? Tapos pag hindi mo nasagot, galit. Parang, excuse me, ba yung ginagawa ako? Parang kumbaga, manners ba yun? Or etiquette? Ganyan na. Magsabi ka, at tandaan niyo yan, let it be a lesson to you guys. Huwag kayong basta-basta tatawag. Magsabi muna kayo. Respect. Space. Yun. I am adventurous. Depends on what adventure you like. Yeah! Adventurous ako. Hindi ba pwede ko sabihin adventurous ako? Di ba nakapag-skydiving nga ako? Di ba part ng pagiging adventurous yon? May option naman ako before na pwede akong humindi. Pero nag-go ako. So, adventurous ako. Gusto kong mag-mountain climbing. Gusto kong mag-bungee jumping. Gusto kong mga ganun. Huwag lang tayo sa tubig. Well, let's not go to the water. Pero willing ako to try whatever. Totoo lang, ang greatest fear ko, yung mamatay. Kasi ayokong maiwan yung mga mahal ko sa buhay, especially yung mga anak ko. Nakakatakot mamatay, pero sabi nga, diba, ni God, dapat you don't fear it, dapat you accept. Because it's part of life. Lahat tayo pinapanganak, lahat tayo mawawala. This is just borrowed life, it's not ours. So, and anytime dadating na lahat tayo, ikaw, ako, lahat tayo mawawala sa earth. So, dapat tanggapin mo yun ng buo. Nadadating at dadating ka doon. Wala namang tao. Puro good habits. Lahat tayo may bad habits. Yes! Of course, tao lang ako. May bad habits ako. Eh, okay, isa sa mga bad habits ko, punta ako sa inuman, tapos inom lang ako ng inom. Wala akong pacing. So, ang pangit kasi nalalasing ako kagad. Pero okay naman akong malasing. Tinatansya ko naman din yung kasama ko. Pag alam kong okay ako malasing, so go. Pero pag ano, yun lang yung bad habit ko. Pero, so don't do that. Yung, when you drink, be responsible. I-pace mo ng tama yung sarili mo. At saka dapat, you hang out with the right people. 6.
Hindi mo mahilig sa chocolate eh. Depende. Pero sa ngayon, hindi natin masasabi yun. Kasi, wala. Okay. Lights off. Alam mo, ayoko na maliwanag, di ba? Nang masyadong maliwanag. As a person, hindi sex pinag-uusapan dito. Kung sa sex pag-uusapan natin, lights off. Saan ba to? Ano mong pinag-usapan natin? Napakabig naman. Wala, sige, sige. Sumagot ko lang. Swallow. Ayoko nakakita ang taong dumudura. Swallow! Bahala na kayo, guys. Kung anong gusto nyong isipin, kung may mali siya kayo, edi fine. Kung wala kayong mali siya, edi fine din. Basta ako, spit or swallow, doon lang sa swallow. Same age. Maraming reason yun kung ba't ayoko ng younger. Huwag na natin i-discuss na maraming ma-hurt. Ang akin lang, maglinis lang ako ng mukha kasi para to take away all the dirt sa face mo na na-accumulate during the day. Kung di ka man na maliligo, maghilamos ka naman ng mukha mo. Tapos, moisturizer. Tapos, pag aalis ka sa umaga, ganun din yung gagawin mo. Pagkaligo mo, wash your face. Yun na yung basic. Yung regimen, wala taga akong ganun. Unless, pupunta ako sa skincare center, tapos dun ka magpapa-facial. Which is, dapat magpapa-facial ka rin. At least, like, kung oily ka, medyo once a month. Or pag hindi naman, every 2 months. Or when you feel like your face is already dirty, ka rin makakaramdam nun. Tsaka, I drink a lot of water. I exercise. It's important to exercise. Pag pinapawisan tayo, diba? Yung pawis mo, toxins yun ng body mo na lumalabas. So, natutulungan mo yung body mo na i-excrete yun. Kung ba yung basura ng loob ng katawan mo na ilalabas mo into your pawis. I've never done anything na surgical. I do non-invasive procedures like Althera, Thermage for the eyes, ganyan. I've done that in the past and sobrang love ko yung mga treatment na yun kasi nakakapag ano siya. Hindi naman nalilift pero yung na-contour niya, not everything is ganyan, yung pang-ibabaw. Napaka-importante sa buhay nating mga tao, yung you have a positive outlook, positive attitude, positive demeanor. Kung ang utak mo, lagi kang masaya, lagi kang positive, it shows eh. It really shows. Ganun lang yun. Dapat meron kang magandang outlook sa buhay. Yes, hindi lang sa showbiz. Iba yung friendship namin ni Yula kasi nag-umpisa kaming bata pa kami and minsan wala rin naman yun sa tagal kasi ang tagal din namin na may mga years na hindi kami nakikita pero alam kong hindi niya pababayaan. Siya alam niya hindi ko siya pababayaan. May ganun. Tapos mayroon kaming understanding na pag nagtinginan lang kami, alam na namin kung ano yun. Alam ko na yung thoughts niya, alam niya yung thoughts ko. Tapos pareho pa kaming baliw. Ang hirap explain eh, no, te? Tapos mahal niya yung mga anak ko. Ako naman mahal na mahal ko rin yung mga anak niya. Pag mayroon kaming times na medyo down kami, we know what to say to each other. We know how to keep each other happy. And alam mong nandyan siya forever. Oo naman. Oo naman. Depende rin sa ginawa. Dati kasi sobrang forgiving kong tao. Sobrang submissive kong tao. Ganun ako magmahal. Hindi lang sa love life to. Ganun ako magmahal ng kahit sinong tao. Kahit kaibigan ko, kamag-anak ko. Pag mahal kita, ibigay ko yung sarili ko sa'yo. Due to circumstances, parang hindi na ako ganun ngayon. Kasi siguro dahil sa dami ko ng na-experience, sa dami rin ng hurt, disappointments, I think yung life experiences mo, napapa-change ka. Ngayon, masasabi ko, should anything happen na may ginawa ka sa akin, parang iba na ugali ko ngayon. Parang, okay nga, tinablam ako. Okay, fine, sige. Wala ka na sa akin. Ayoko na. Hindi ka na, parang move on na tayo. Hindi ka kawalan sa buhay ko. Ganyan. Because I'm very much single and I wanna be single. Hindi naman forever, pero I just really wanna be single. Single ako by choice, okay? Just for you guys to know, single ako because I wanna be single because wala akong time or hindi ako ready na makisama sa ibang tao na to put up with other people, with somebody else's moods, to put up with your, kung ano yung gusto mo, yung trip mo, parang, kasi feeling ko, this time it's all about me muna. For the past 12 years, I've been so happy. Nagagawa ko yung mga gusto kong gawin. Napag-decide ako on my own. Of course, with the help of my children. Na-enjoy ko yung buhay ko mag-isa. Ayoko na mag-asawa ulit. Okay? Period. Parang gusto ko yung controlled ko yung lahat ng gagawin ko. At walang ko-control sa akin, number one.
Yung level ng pagmamahal ko sa kanya as a friend, as a person na dapat kong irespeto kasi tatay siya ng mga anak ko. Gusto kong malaman nyo na friends kami ni William, as in we're like good friends. Good friends, sinasabi kong good because kung ano yung ugali ko sa kanya beef dati din, tas siya din ganun, ganun pa rin naman kami. Pero syempre ngayon, meron ng mga boundaries, di ba? Yung relationship namin ngayon, dahil na lang sa mga bata. Yun din nga yung nasasad ako kasi maraming mga couples na hanggang ngayon, parang hindi pa rin sila okay kahit ang tagal na nilang hiwalay. Hindi ko sinasabing masama yun, pero pwede naman kayong magkaroon ng healthy na relationship na hindi kayo na mag-asawa, maging friends lang kayo for your children or as people, you respect each other dahil may pinagsamahan kayo. Yung ganon, yung mag-move on na kayo, huwag nyo nang ibalik yung past. Pero hindi ko sinasabi dahil nag-work yun sa amin, mag-work sa inyo yun. Pero you can try. Wala namang din mawawala. Yun lang yung level of friendship namin yun. Always choose to do good and always be the better person. Yun ang sinasabi ko sa mga anak ko. Kasi ang buhay natin hindi laging masaya, hindi laging maganda. Every day may obstacle yan. Every day may malilihis ka. And doon natetest yung pagkatao mo, kung saan ka lulugar, so ano yung gagawin mo, ano yung magiging reaction mo dito sa hindi magandang situation na to. We will come across people na hindi natin gusto. We will come across people na it-challenge talaga yung ugali natin. Lagi kong sinasabi, alam nyo, since mas blessed kayo compared sa ibang tao at mas nakakapag-isip kayo ng tama. Minsan, kahit na gusto mo nang patayin yung taong karam mo sa inis mo, sa galit mo, always be the better person. Always isipin mo na lang, baka may pinagdadaanan yung ibang tao, yung tao na yon. So, ikaw na lang yung mag-isip na. Ikaw na yung mag-adjust. Pero, yung adjust to the level na para wala na lang ano, wala nang stress, wala nang away, wala nang conflict. I think kung nagiging ganun ang thinking ng bawat tao, magiging mabuti tayong lahat. And ngayong 2021, sa mga nabanggit ko, mas gusto ko pang i-instill yun. Di lang sa lahat ng tao na manonood ng videos ko. Welcome nyo din yung mga magagandang payo na nagagaling sa ibang tao. Nag-iiba rin yung pag-iisip natin pag natututo tayo sa experiences ng iba. Okay guys, thank you for sending in your questions. Feel free anytime kahit anong question. Kung meron din kayo naiisip na gusto nyo maging topic natin na i-discuss, just let me know. And syempre, paano ko yung malalaman? Dapat magla-like, share and subscribe kayo. Yun yung pinaka-importante sa aking channel. And I hope na meron akong na-impart sa inyo na mga lessons in life. And pagbasa-bag may naisip kayo, sabihan nyo lang ako. Just comment. You can also message me. Alam nyo naman yung aking mga social media accounts sa Instagram ko at Yayo Aguila. Facebook ko is Yayo Aguila. And thank you guys! And I'm gonna see you again sa another segment ng aking payo ni Yayo. See you! I love you guys!